Take Manila Bay! Yes to White Sand! Tay kaulat ng bayan! Yes, Save Manila Bay! Support the President! Dolomite ang kailangan! Ano may kukomment nyo sa mga ano, sa mga gusto ang basura? Pwede mga basura, doon na lang po itambak sa bahay nila. Huwag na po tulik sa inyong proyekto dahil ang proyekto ay kakaganda ng lahat. Kapag may gusto kayong sabihin, sabihin nyo lang po. Huwag kayong matakot, basta nasa tama po tayo. Marami po talagang matitino pag-iisip ng mga LGBT. Yo, what's up mga Lodi? It's Megan Peps TV. Welcome back po sa aking YouTube channel. And po, magandang araw po sa inyong lahat. Magandang tanghali, magandang gabi. Para po sa iba't ibang taong nanonood po sa aking YouTube channel. May panibagong video na naman po tayong ihahandog sa inyo. Meron lang po akong isi-share sa inyo na video. Ito po ay patungkol sa mga pro Save Manila Bay rehabilitation. Yan po yung ating ipapakitang video ngayon. At sinisigaw po nila dito, Save Manila Bay, yes to White Sand. Yan po ang kanilang sinisigaw. At tayo naman po yung natutuwa dahil nga po meron po nagkusang loob na ipaglaban po kung ano po yung nararapat dito po sa rehabilitasyon ng Manila Bay. Pakita po natin sila, ito po. Yan po sila, no? So yan po yung tatakil natin ngayon. Pero bago po ang lahat, kung di pa po kayo nakakapag-subscribe sa YouTube channel, please click the subscribe button and click nyo rin po yung notification bell para lagi kayo updated sa mga video ko pong ina-upload. Ayan po, umpisa na po natin. Bibigyan ko po kayo ng konting clip dito po sa video na ito at bibigyan po natin siya ng reaction dahil po ako yung natutuwa. Meron pong nagsilabasan para po kumontra dun sa mga nagra-rally na gusto nilang ipahinto itong proyekto po ng DENR. Panoorin po natin. Save Manila Bay! Yes to White Sand! Save Manila Bay! Yes to White Sand! Save Manila Bay! Yes to White Sand! Ayan po, mga Lods, kaklaruhin ko lang po. Napanood ko po kasi yung buong video nito. Hindi po yan magkakakilala lahat. Hindi po sila magkakakilala. Bali, ang naglakas ng loob lang po dyan na magkaroon ng ganyang klaseng rally, ito pong naka-black. Ito po siya. Yan. Sa kanya po galing yung mga placards na yan. At nabuhay po kayo, sir. Ito pong naka-black. Nasa right side po ng ating screen. Siya po yung nagsimula po niyang ano na yan. Bali, ito pong dalawa at saka binigyan po nila ng ano, bali nakisali lang po dahil nga po ipabor din po sila. Yung isa po ditong LGBT sumali lang din po siya at pabor na pabor po siya, kaya po kinuha niya po yung isang placards. Then nakita niyo naman po, di ba, inabot po kay ate yung isang placards. Dito po mapapatunayan na hindi po organisado ang mga pagrarally po. Laban po sa Pro Duterte, laban po sa Pro Isko, hindi po mga organisado. Hindi po kagaya po ng iba dyan na talagang organisado. Meron pa po agad pa media. Wala pong media dito, mga vlogger lang po lahat nandyan. Wala pong media. Puro po mga vlogger po ni Mayor Isko Moreno. God first po, ang lagi pong lang sinisigaw. Tuloy pa po natin. Tatlo na kami, tatlo na kami. Tatlo na kami, tatlo na kami. Save Manila Bay! Sige, sige. Di ba? Hindi nila alam yung gagawin nila. Kaya meron po silang counting. Yes to White Sand! Save Manila Bay! Yes to White Sand! Save Manila Bay! Yes to White Sand! Tay kaulat ng bayan! Yes, Save Manila Bay! Support the President! Wow, yun ang kailangan! Dolomite ang kailangan! Yun! Yes! Yes, yes to White Sand! Save Manila Bay! 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 Dilawan! Yes to White Sand! Saan ka nag-yelo dito? Stop po muna natin, ha? Baka po kasi makasita. Alam naman po natin yung mga kabilang panig, kapag meron po sila nakitang ganito, hindi nag-social distancing, baka naman po sabihin, ay yung mga bayaran po dyan ni Duterte, ayan, nag-rally po dyan sa gusto nila i-save ang Manila Bay. Yes to White Sand, kahit na nakakasira. Ayan po, no? Ganyan po yung labanan sa sa social media. Kunyari, may ginawa pong gantong klaseng rally ang mga pro Duterte. Ayan po, kikitaan po nila ng butas yan. Na hindi nga po nag-social distancing. Ayan po, sigurado po yan. May lalabas pong mga video na pasaway ang mga pro Duterte. Ganon ang labanan sa social media.
Kapag ikaw ang gumawa ng hindi maganda, eh talagang puputaktihin ka. Pero pag sila naman po ang may gawa, talagang magmamalinis. Ganun lang po talaga. Tuloy pa po natin. Sir, ano masasabi niyo? Ano may ko-comment niyo sa mga gusto ang basura? Well, yung mga basura, doon na lang po itambak sa bahay nila. Huwag na po tulik sa inyong proyekto dahil ang proyekto ay kakaganda ng lahat. Hindi doon sa mga individual lang na mayroong mga vested interest. So i-save po natin ang Manila Bay. Dito po tayo nakatira. Atin po ito ay pagmalaki natin at lalo pang pagandahin. Maraming salamat po. Suportahan President Movement. Yan. Yeah, stop lang po natin. Talagang natutuwa po ako dito sa kanya, sa LGBT na to, na talagang meron po talaga siyang boses. Yan po yung sinasabi ko po sa inyo. Kapag may gusto kayong sabihin, isabihin nyo lang po. Huwag kayong matakot, basta nasa tama po tayo. Marami po talagang matitino ang pag-iisip ng mga LGBT. Nadadamay lang po talaga sa gamunggo yung utak. Ayoko lang po magbanggit na ng pangalan kasi baka po masaktan naman po talaga sila. Marami po talagang LGBT na sobrang malawak po yung pag-iisip. Kaya po ako'y sumasaludo sa kagaya po nito ni ate na pinaglalaban kung ano po yung tama. Huwag po pa silaw sa pera, yan po ang nararapat. Mabuhay po kayo. Yan. Ayan, thank you. Save Manila Bay, yes to White Sand. Meron po kayong mga tanong, press conference. Press conference na po ito. Ano po yung tatanong mo kanina? Okay lang po. Okay. Ikaw, meron ka, you have a question? Yes. Why is somebody saying we should just give away the money to the poor? Why don't we just do that? That is a false. Mali yun! Ayan. Natawa ako dun kasi nag-ano siya ng question and answer. Then yung Amerikano yata yung nagsalita. Tinanong po siya, ba't daw po hindi na lang ibigay sa mga mahihirap yung pera? Marami po ang hindi nakakaalam na iba po yung budget ng DNR sa ayuda po ng taong bayan at saka sa mahihirap. Magkaiba po yun. Yan po sana ang itatak natin sa isip natin. Hindi po pwedeng ibigay o ilipat sa ibang projects itong nakalaan na pera para po sa pagpapaganda ng ating bansa. Kailangan po dyan lang po talaga yan. Hindi po ganun yung pagbibigay ng budget sa kanya-kanyang mga proyekto. Yan po, para po may idea kayo. Kasi marami pong hindi nakakaintindi about dyan eh. Bakit daw po hindi na lang ibigay sa mahirap yung pondo na ilalaan na lang daw po dito sa Manila Bay. Ayan, tuloy pa po natin. You know what? In giving and arranging and developing a country, you need money. And therefore, the president 4 years ago, they already planted this one. Despite of pandemic, yes, there is a pandemic, but it is not only experienced in the Philippines. It was worldwide. But why about to restruct the project because of the pandemic? There are some resources that we need. We are Filipinos. We are more intellectual. We are more intelligent. We can produce to come up for this budget for this pandemic, not to destroy the nature itself. So we have to save Manila Bay, protect our rights, and we have to raise support the president's identity, support the president's project. Palakpakan natin kahit na support the president's identity. Palakpakan po natin. Napakagaling po ng iyong talagang voice out nyo po talaga kung ano pong nararapat, no? Nagulat po ako dun bigla dahil galing naman po palang sumagot ni ating ng English. Yan po, tinalo po tayo dun. Buti pa po siya talagang meron po talaga siyang malasakit sa ating bansa. Nararamdaman ko po yung mga taong may malasakit sa ating bansa. Lalong-lalo na po yung mga nandito po sa aking YouTube channel. Nakikita ko po yung mga comments ninyo. Talagang kayo po'y nararamdaman ko po ang galit ninyo patungkol po dito sa paninira ng mga dilawan sa ating bansa. Talagang sobrang nararamdaman ko po yung galit nyo. Pero hayaan nyo lang po at maayos din po ang lahat. Hanggat tuloy-tuloy po ang proyekto ng ating presidente, wala po tayong ipapasok na dilawan sa susunod na eleksyon, tuloy-tuloy na po ang ating pag-unlad. Tuloy pa po natin. Yes to Manila Bay! Save Manila Bay! Yes, yun. Tama, so, to answer your question, noong March, sa Bayanihan Act, nag-allocate ang bawat ahensya ng kanilang mga pera para ibigay para sa COVID. At ang DENR ay nagbigay ng higit 1 billion para sa COVID. So nag-allocate na sila ng pondo. So hindi naman sasabihin na wala silang binibigay dahil may binigay sila.
Pero hindi nagalaw yung pondo dito. Kasi nga, ginagawa na siya na na-delay lang. Okay, paano ko nalaman yun? Kay Mark Lopez na vlogger. So maraming salamat kay Mark Lopez. Sa kanya ko kinuha yung informasyon na yun. Ayan po, no, palakpakan po natin si Mark Lopez. Napakasikat na po na vlogger po yan. Napakaganda po ng mga sinasabi niyang pagsupalpal sa mga dilawan. Nakalimutan ko rin po pala, meron po siyang sinabi po dun sa komento po ni Lito Atienza. Sinasayang lang po ng DNR ang kanilang oras dito sa pagre-rehabilitate ng Manila Bay. Mas may iba pa pong mas importanteng bagay daw po, kagaya daw po ng pagbibigay po ng mga ayuda. Ibat daw po ito ang inuna. Talaga po talaga. Nakalimutan ko po talaga siyang i-insert dun sa video na yun. Pero, ayan, sinabi ko na po dito. Ito po yung sinabi ni Mark Lopez. Diba, supalpal po siya. Talagang lagi kang masusupalpal, ano, Sir Lito Atienza, kapag itinuloy nyo pa po yung mga pagsita nyo po dito sa ginagawang rehabilitasyon ng Manila Bay. Tuloy pa po natin. Save Manila Bay! Yes to White Sands! Save Manila Bay! Yes! Hindi ako nagbibideo, gagrab ko na lang sa mga ano mamaya. Ayan. Teka, pag-video na din ako. Kailan daw just can you also just supporting the project. Same. Can you ano? Oh, sabi niyo po, narinig niyo po. Ulitin natin ha. Models of Manila. Oo, models. Question. Question daw. Question time. Models of Manila. Oo, models of Manila. Kailan daw just can you also just supporting the project. Same. Can you ano? Oh, sabi po nung ano ha. No, ating sinusuporta ng Gabriel Save Manila Bay! Yes, White Sun! Siya lang po talaga eh. Idol. Yes, White Sun! Question! Kung may idea ka po, hanggang kailan yung project matatapos? Wala po akong idea. Kuya, is it true, that the dust is dangerous? I do believe, according to the Department of Health, the dust, the dolomite sand is not dangerous. The dolomite dust is dangerous if prolonged in the nose. This is dolomite sand. I thank you. Tama. Sir. May idea po ba kayo kung, di ba, about sa may dolomite sand, sa may, ano po, ibig sabihin po kasi ng magnesium carbonate po na naglalaman ng mineral sa may dolomite, kung may idea po kayo. Sa magnesium carbonate po. About sa dolomite. Wala akong idea sa magnesium carbonate. Ayan po no, parang napaka-out of topic naman po nung question. Parang alam nyo po yun, yung makaka-relate lang po talaga yung mga scientifico. Dapat po ang i-question po dito kung ano po talaga yung punto, bakit po pinapahinto po nila yung proyektong ito. Hindi po naman tayo lahat eksperto about diyan sa mga ganyan-ganyang combination ng dolomite carbonate, magnesium something. May sagot na naman po sa DOH. Ito po, nakakapinsala lang daw po ito kapag tumagal po sa inyong ilong o kung talagang sinadyaan yung singhutin. Ayan po, diyan po talaga makakasama yan. Lahat naman po siguro ng mga buhangin, makakasama kapag sinimhot nyo po, diba? Sana po natuwa po kayo sa video yung ibinahagi ko po sa inyo. Maraming salamat po sa kung sino pa pong sumuporta sa ginawa po nila. Lalo-lalo na po dun kay Ating, sa babae, na hindi naman po sila magkakakilala. Pero sinusuportahan po nila yung ginawa po ni Kuya. Mabuhay po kayo, mga Lodi. At sana po ipagpatuloy nyo po kung ano po yung nararapat para po sa tunay na pagbabago ng ating bansa. Mabuhay po kayo, Mayor Isko. Mabuhay po kayo, President Duterte. Sa ginawa nyo pong tunay na pagbabago sa ating bansa. Hanggang dito lang po ang aking video, mga Lods. Maraming salamat sa tunay na sumusuporta sa walang sawang pagsishare, paglalike, pagko-comment dito sa aking mga video ang ginagawa. At kita-kita po ulit tayo sa susunod na video kong i-upload. Mabuhay po kayo. Ito po si Peps TV. Lagi sa inyo nagsasabi ng stay safe, stay at home, and God bless you all. Peace, mga Lodi.